Dito tayo ngayon sa Binondo at dito tayo ngayon mag-food trip kasi masarap din mag-food trip dito talaga sa Binondo. So, ang first natin pupuntahan is yung Toho Pansiteria. Andito na kami ngayon sa labas. Ayun yung Toho Pansiteria. Kaya tara na, simulan na natin kumain. Kasama ko rin mag-vlog at mag-food trip si Mami Nancy at si Nina. Ayan, subscribe kayo sa channel nila kasi nagba-vlog din sila ngayon dito. So, andito na tayo ngayon sa Toho Pansiteria Antiga. Ayan, since 1888 pa to guys, kaya naman ang in-order namin dito. Of course, umorder kami dito ng bestseller nila na pansit at umorder rin kami dito ng asado. Tutikman muna natin guys yung kanilang pansit. So, meron siyang sahog na atay, carrot. Pechay bagyo guys yung pechay nila. Tapos may pork din. At itong pansit nila guys, sobrang saucy niya. So, tara, tikman na natin. Sabi ni Tiny, juicy eh. Saucy. Ayan, pansit. Ang sarap ng pansit. Sobrang sakto lang guys yung pagtimpla nila dito sa pansit. Ang sarap. Try naman natin yung asado. Yung pork asado. So nilagyan ko guys ng sauce. Masarap siya pag sinalsaw mo siya sa sauce. Pero nung tikman ko kanina, pag wala siyang sauce, may kulang pa. May kulang pa siya sa lasa niya. So yung sauce, yung nagpapalasa dito sa asado. Sarap ng pansit dito. Kailangan isawsaw sa sauce yung asado. So, andito na tayo ngayon guys sa New Pong Heng Lumpia House para tikman naman yung kanilang lumpia. Kasi isa rin to sa kilalang lumpia dito sa Binondo. So, tara, tikman na natin yung kanilang lumpia. So, order na kami. Meron siyang tofu, carrot, lettuce sa loob. Ang laki nitong lumpia nila. Kailangan mo siya lagyan ng sauce guys para mas maging malasa siya. Kasi pag hindi mo nilagyan ng sauce, kulang. Kulang yung lasa niya. So dapat lagyan niyo siya ng sauce talaga. Mas madaming sauce, mas masarap. Hindi katulad sa Quiapo na may sauce na kasi sa loob eh. Kaya sobrang lasa niya na. Ito hindi, hiwalay talaga yung sauce nila. Di usang kutsara. Meron din siyang seaweed. Nakasama siya kayong parang fried sotang hon. Yan, mas masarap pag may sauce talaga, guys. Sa Chuan Ki. Ito yung pinaka-oldest fast food dito sa Binondo. So, ang menu nila dito guys, sobrang dami yung pwedeng pagpilian. Pero dito kami ngayon guys sa taas. So, may second floor pa sila. Pwede rin kayo dito umupo sa taas. Dito sa may cafe mezzanine. Ito guys, yung menu nila dito sa Chuan Ki. Ayan, parehas lang guys. Parehas lang sila ng menu. Cafe mezzanine tsaka Chuan Ki. So, ang in-order namin dito guys sa Chuan Ki, umorder kami ng duck soup, gokong, Chinoy chicken na short order lang, and oyster cake. Actually guys, ang in-order ko talaga dito dati pag kumakain ako, soup number 5, kasi masarap din ang soup number 5 nila. Pero ngayon kasi not available ang soup number 5 nila. So tinanong ko yung server dito kung ano mas masarap dito sa soup nila, and sabi niya duck soup. Kasi pinagpipilian ko kung black chicken soup kasi masarap din dito sa kanila yon. Pero yung duck soup kasi hindi ko pa rin natatry, so duck soup na lang din talaga.
talaga yung pinili ko. And sabi naman ni ate, mas masarap daw yung duck soup dito. And yung gokong naman, guys, ano daw siya? Chicken and pork na soup din. So, soup pa rin. A few moments later. So, una natin tikman, guys, yung kanilang duck soup. Unang dumating kasi, guys, yung duck soup na to. And, of course, meron siyang meat na kasama na duck. Sabaw muna tayo, sabaw. Ako gusto ko yung sabaw niya kasi hindi siya ganun kaalat. Sakto lang yung lasa niya for me. Hindi rin siya matabang. Basta ang lasa mo talaga yung duck dito sa sabaw. Yung katas ng duck, nalalasahan mo talaga. Wait. Medyo nadadryan lang ako dito sa meat nila. Pero kasi ang duck talaga, ganito talaga yung texture niya eh. Medyo matigas-tigas. Unlike sa chicken na tender, yung duck iba yung texture niya talaga. Pero pagdating sa sabaw naman, ako sa akin yung sabaw nila dito. Duck soup. Mordering ako guys ng gulaman. Kasi uhaw na ako. So yung chicken naman nila guys ang kainin natin. Sobrang crunchy, sobrang lasa din niya. Tsaka lambot, ang juicy. Sawsaw natin sa gravy. Grabe, sarap nitong chicken nila dito. Chinoy fried chicken, guys. Kapag tatry nyo dito sa Chonky, orderin nyo, guys, yung Chinoy chicken nila. Masarap. So, yung oyster cake naman, guys, ito last na to. Ito na yung last na in-order namin. Medyo nakakabusog tong oyster cake, guys, kasi makapal siya. Hindi lang sa itlog, kasi sticky tong oyster cake talaga. Kaya mabigat din siya talaga sa Chonky. Nalagyan ko siya ng hot sauce. Ko masyado malasahan yung oyster. Mas nalasahan ko yung sibuyas ng hilaw. Lala ko nang hiwa na sa sibuyas. Ayoko pa naman ng lasa ng sibuyas kaya hindi ko siya masyadong bet. Mas gusto ko yung oyster cake sa sincerity. Mas masarap. So pag dito sa Chuanqi, siguro ang nagustuhan ko lang talaga sa in-order namin is yung Chinoy chicken nila. Masarap, tender, juicy, sobrang lasa, tsaka crunchy yung chicken nila. So kung gusto nyo rin try dito sa Chuanqi, mare-recommend ko yung Chinoy chicken. So dito naman tayo ngayon guys sa Yuchenko Street para naman tikman ang pinakamasarap na dumpling dito sa Binondo. So nandito kami ngayon sa Dongbei Dumpling. So dito guys sa Dongbei Dumpling, take out lang siya. Dati kasi pwede ka mag-dine-in pero siguro dahil pandemic, bawal na mag-dine-in sa loob, take out na lang. Meron din silang available na frozen dito sa mga gustong iuwi sa bahay nila, pwede rin. So order na kami dito ng 12 pieces, ayan 200 pesos. Yung dumpling nila, Kian Chai with Pork Dumpling. So nilagyan ko na siya ngayon ng sauce. So tala, kainin na natin. Dito pala doon. Ano ma'am? Anong lasa? Mainit. Gawin natin dalawa. Nagustuhan mo ba? Sarap, no? So, ayan guys, ilagyan ko na siya ng sauce, yung dumpling. And, let's eat. Sarap talaga, guys. Promise, the best of the best of the best dumpling dito sa Binondo. Dongbei. Okay guys, so ngayon naman, nandito tayo ngayon sa The Original Shanghai Fried Shopao. At nandito kami ngayon lang guys sa loob ng sasakyan, dito namin titikman and nakabili na kami ng fried shopao. Take out lang din kasi. So dito na namin titikman sa loob ng kotse and nasa labas lang din naman kami nakapark. So order kami, tagdadalawa kaming shopao. Ha? Ito pala ako dyan, makal. So, tikman na natin, guys. So, yung shopo nila, sa likod lang yung toasted. Ayan. Kasi, di ba, fried shopao. Akala namin deep fried, pero hindi. Toasted lang siya. And, steamed lang yung sa taas. Parang yung sauce ng shopo na to, nasa loob na. Kasi sobrang lasa niya na. Tsaka wala silang binibigay na sauce dito sa shopo na to. Ako, nasarapan naman ako. May lasa kasi siya, tsaka may hilig ako sa shopo. Tsaka malambot yung dough ng shopo. So, ayan guys,
dito ko na lang din i-end tong vlog na to. Last na namin stop tong the original Shanghai Fried Siopao kasi. And paggabi na din kasi, kaya last na muna to. So comment below kung gusto nyo pa kami mag-part 2 dito sa Binondo. Kung meron pa kami hindi napupuntahan na alam nyo na masarap, ayun, comment below. So again, sa channel ni Mami and sa channel ni Nina. Bye-bye! Check nyo na. Check. Ba't ka nagbababa? Di pa ako nagbababa eh. Check nyo na lang kasi may vlog din sila dito sa Binondo, okay? So there you go guys. Thanks guys again for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. To my channel. Yes. And to Mami Nancy's channel and to Nina Peña channel. At para updated kayo sa mga videos na i-upload ko, tap the bell icon. So I'll see you guys again. Bye!